ang dagat ng motorsiklo. Yo, what's up mga kabengking? It's me again, Deke Boy TB, representing MMRC from Pasig City. At for today's video nga mga kabengking, tulad na nakikita nyo yan sa title below na dagat ng mga motorcycle, pupuntahan nga natin ngayon yung bodega ng Motor Trade kung saan nandito yung mga brand new at nandito din yung mga second hand or possess na motorcycle. Pero ang pakay natin doon ay yung mga second hand at mga repossess kasi hindi naman natin ma-feature yung mga brand new nila kasi hindi din tayo in-authorize doon. Bali, nakausap ko na din kasi si Mr. Kenneth. Shoutout sa'yo Mr. Kenneth ng Motor Trade. Doon sa mga, siya yung humahandle ng mga second hand or yung mga repossess na mga motorcycle. Nakausap ko na siya at nakuha ko na rin yung details. Bali, ganito pala mga kabengking, pasensya na kayo dahil hindi ko maibibigay sa inyo lahat ng detalye at mas maganda kung puntahan nyo na lang doon sa kanilang bodega kasi bali, ang bilihan sa bodega nila ay wholesale. Syempre pag wholesale, mas mababa yung price pero alam naman natin, pag wholesale, bultuhan. So, minimum kasi sila ng 3 MC. Yun ang pinaka-minimum na 3 MC na bibilin mo at makukuha mo to sa mababang halaga. For example lang dito, sinabi niya sa akin na last month kasi nagkaroon sila ng activity na baratilyo kung tawagin. Yung Raider 150, 120,000 lang. So lumalabas yun na 40,000 each ganun. So ganun kababa yung prices nila dito. At meron din naman, nakita ko din sa Facebook page niya na yung mga pang tricycle TMX ganun, 75,000 tatlo, so lumalabas na 25,000 each. At good na good pa naman yung condition kasi pwede ka naman pumili ng 3 MC na bibilin mo. So bali ganun ang sistema nila doon kasi sila yung pinakamalaking warehouse. So hindi katulad sila nung mga katulad sa Sumisyo, 'di ba? Isa-isa lang sila ang bentahan nila. Kasi dito, wholesale, mababa yung benta nila. Kaya ginagawa nila na bundle. No? Tapos, wala ding prices lahat ng mga motorcycle na nandito. Siguro iilan lang yung meron. Mamaya, makikita naman natin. Pero yun kasi yung base sa sinabi na sa akin ni Sir Kenneth. Bali, kung gusto natin na malaman yung prices, nandun naman siya. Pwede naman siya kasi may mga code naman yon. So, may dala siyang laptop. Tapos, kung ngayon napili mo, check yung price, kung gustuhan nyo, deal kayo, yun, kuha mo na yung motorcycle agad. Hindi naman ganun kalayuan itong pupuntahan natin, kaya malapit-lapit na rin tayo. At saka nga pala mga kabengking, napansin nyo dito sa bahagyang kanan ng aking motorcycle, tingnan nyo, tanggal yung aking salamin kasi nagpo-park ako, bumagsak siya. So, yun, hindi pa nakabili. Kaya puro lingon ako na lingon sa kanan kapag galiligo ako. Yun. Tapos, balik tayo sa usapan natin. Saka nga pala, madami ditong MC na iba't ibang klase yung kanyang status. For example, yung katulad sa Sumisyo, may class A, class B, ganun. Meron din dito. Pero ang pagkakaiba dito kasi, pwedeng i-cash at pwede ng installment. Isa pa, may kagandahan dito kung ikaw ay nagba-buy and sell or gusto mong mag-resell ng mga motorcycle, nagpapautang sila dito ng tumataginting na hanggang 300,000. Kung magkano yung aabutin sa motorcycle, kung masusobra din sa 300,000 yung uutangin mo, pwede mo naman dagdagan kung may pang-cash ka. Pero hindi pwede lumagpas sa 300,000 yung uutangin mo. So, ang ano pala, sa Motor Trade pala, lahat pala dito ng mga kinukuhang motor na second hand, under pala to ng Bank of Makati. So dito ko lang din nalaman, Bank of Makati pala yung mahawak dito. So yun, okay na okay yan sa mga nagbabuy and sell, pwede nyong i-business to. Kasi ayun yung ino-offer nila para mabilis din sila makabenta. Kasi ang dami talagang motorcycle, sobrang dami talagang motorcycle.
Kaya gusto din ng mga ma-dispose na yung mga motorcycle. Yung iba kasi dito, ang tagal na hindi nabibili. Ganun. At may mga motorcycle din naman na yung alam mo na sira na, ganun, binibenta din nila sa mababang halaga. At halimbawa naman kung may sira sa MC mo, madami na sira, for example, sa makina especially ganun, mayroon din dito yung talagang mga items nila na talagang wasak na yung labas lang ha, siguro nabangga, ganyan, o kung ano man nangyari. At pwede mo i-parts out, pero makuha mo lang sa mababang halaga. Yun nga lang mga kabengking, pasensya na kayo, yung prices talaga niya kasi, kailangan yung sadyain dito. Pero tinitiya ko sa inyo na mababa yung prices dito ng bawat items. Tingnan nyo, mamaya yung mga Raider, yung mga pan-tricycle, syempre hindi mawawala yung mga scooters natin, yung mga Mio, nandiyan naman lagi yan. Basta sobrang dami. Kung pupunta kayo dito at titingin kayo, mas maganda, syempre plano nung bumili, kaya kayo titingin dito, magdala na din kayo ng pera. Pero alam nyo, hindi kasi sila nagbibenta dito ng isahan, so minimum talaga tatlo. So sinabi ko sa kanya kay Sir Kenneth na kung paano kung ano, kung isa ka lang talaga bibili. So sabi niya, pasensya na sir, hindi talaga kasi kami nagbibenta ng isa kasi wholesale price nga sila. Pero kung may kasama naman kayo, kaibigan kayo na gustong bumili, okay na okay naman yon. Pero mas maganda, mas pasok na pasok tong vlog na to dun sa mga nagbabuy and sell at magusto mag-resell ng motorcycle. At yon. So huwag natin patagalin to, i-pass forward na natin to. Let's go! At ito na nga mga kabengking, malapit na tayo. Nandito lang yan sa may gilid ng Walter Mart kasi galing ako ng Pasay. Kung galing ka ng Pasay, kakaliwa ka dito sa mga Walter Mart. Kung galing ka ng Alabang, pagdating ng Walter Mart, lagpas ka, tapos kumanan ka. Hindi ko alam eksakto yung address na, pero ilalagay ko yung link dito kasi nag-Google map lang ako. So madali lang puntahan. Mula dito sa Walter, straightforward lang. Tapos kakanan, kaliwa, nandun na. Kaso nga lang, ayon dito sa maps, naka one way dito kasi may ginagawang kalsada. Kaya iikot tayo, kakanan tayo dito, nakalagay dito kakanan. Tapos parang iikot lang, madali lang naman siya puntahan. Basta ililink ko dito yung address niya, tapos yung mga landmarks din ipapakita ko sa inyo para hindi kayo maligaw. So madali naman, madali lang makita dito. At ayan, paglagpas ng rails, makikita nyo to. Ayan, dapat dediretso pa tayo dyan kaso nga lang na one way kasi may ginagawa. Kakanan tayo dito, iikot lang tayo dyan mga kabengking. Madali lang puntahan. At syempre pwede din naman kayo magtanong, basta isasend ko dito, ilalagay ko sa description dito yung link para at least makita nyo kagad. So dediretso lang, ang landmark nyo dito yung may, ano bang tawag doon, basta yung may dragon na, yung pang sa Chinese na mga castle ba yun, ganun. Yun, yung landmark. So papakita ko sa inyo kasi nakadaan na din ako dito dati, pero hindi ko pinuntahan yung ano, yung pupuntahan natin ngayon kasi hindi ko pa alam yun. So yung landmark, papakita ko sa inyo ito. So yan, makikita nyo to. Yan, end of one way, kaliwa tayo dyan. At ito yung sinasabi ko sa inyo na landmark. Pag dinaretso nyo yan, kakaliwa kayo. Diretso lang, tapos kaliwa. Nakikita nyo na agad yung building. So ayan, mag-start tayo dito. Ito yung kaya mga Mio. So iba-iba klase yung klase ng condition ng mga motor. May sobrang ayos, sobrang ganda. May medyo may kulang, medyo
may gasgas, ganun. Yung iba naman, wasak talaga. Basta iba-iba yung condition, kaya maganda talaga mabisit nyo sila dito. So, ayan yung mga scooters natin. Tingnan nyo na lang. Ito guys, oh. Napaka-pogi pa nito. As in, good na good pa talaga bilhin to. Ayos na ayos. Ayan guys, so makita nyo ang dagat ng motorsiklo. Ayan, ang ganda yan. Sa dulo, napakalayo. Napakadami. Sobrang dami. So, tingnan pa natin ibang mga MCs nila dito. Ito yung sa mga naghanap ng mga pang bicycle nilo, pang sidecar. Mga kabengking, tulad nga ng sinabi ko sa inyo na minimum nila dito na pag-purchase ay 3 dahil wholesale price nga sila. Mababa yung presyo ng motorcycle nila dito. Kaya, pwede din naman na halo-halo yung bilin mo. Oh, ang ganda na ito ah. Ano bang motor to? Hindi ko alam kung anong motor to. Pang Harley Davidson eh. Halo-halo yung motor nila dito. So, kahit anong brand, kahit anong motor, pwede. Basta 3. Ayun, yung pagbili dito. Di talaga pwede yung tingin eh, wholesale price. So ito, sa mga naghahanap ng pan-tricycle, ito yung nakita ko na talagang napakaganda pa. Dito tayo sa Raider. Ito, ang ganda na ito. Mga kabengking, ang ganda na itong kulay blue na yan. Sobrang solid. Tsaka itong itim na to, ang ganda din naman yung Raider J. Pero, di ba ano lang yan, 110 lang to, Raider J. Halimbawa, yan tatlong yan, Raider na yan. Bilin mo yan, bundle. Kasi sabi nga ni Sir Kenneth, may binenta sila dito, tatlong Raider 150, 120k lang, di ba? Ito mga kabengking ha, 27k. Suzuki Skydrive. Yan, mura na yan. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Raider, ang daming Raider dito, iba-ibang klaseng Raider. Hindi ko kasi familiar sa Raider. Basta ang daming Raider dito, yung Raider 110 ba yan, 115? Yung mga Raider 150, ayan, Raider 150, ang dami. Basta ang dami nyo pagpipiliin talaga ito ng Raider, sobrang dami. Ayan, focus yung cam. Ayan mga kabengking, papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami at gano'ng kalaking warehouse ito. Nandito ako sa Magdulo eh. Yan, ganyan kadami yan. Hanggang doon, nakita nyo? Hanggang dito, hanggang dyan. Sobrang dami, di ba? Ito mga kabengking, bago sa inyo. Yun, no? Ang kintab. Napakaganda. Ito, ulit. Ang tricycle. Ayan. May RS na iso. Ito, Kimco. Baka gusto nyo. Basta ang gaganda. Ang gaganda pa ng mga items dito. Basta pipiliin nyo. Kasi syempre, pagpunta nyo dito, may mga items din dito na iba-iba. Yung iba, wasak na. Syempre, pipiliin nyo na yung maayos, diba? Kaya alam nyo kung mga minor na mga damage lang, wala problema dyan. Mahalaga naman dyan yung makina. Ito yung mga, ano ba to? Yung mga 200cc. Ayan. Ito, Rouser. 200 ba to? Ayan, madami rin dito nyan. Dami nyo makikita dito nyan. Ano ba? Ito, ayan o. Rouser din yan. Ito, Rouser. Ito na, sa nagpapahanap sa akin ng pan-tricycle. TMX. O, 19K. Okay na ba yan? Ito pa isa. TMX, 15,000. Basta check nyo na lang. Mas maganda kung pupunta kayo nandito. Ito. Kimco. 22K. Ito, ang dami. Daming one tricycle, oh. Kitang-kita nyo naman. Ito pa. O, di ba? Ganda, oh. Ito pa isa. Yun, oh. Pogi na ito. RS. Ito pa iba, pakita sa inyo yung iba. Dami oh, halo-halo, RS, Raider. Basta ang daming Raider dito. Kung pupunta kayo dito, napakadaming Raider dito. Tsaka syempre scooter, common naman scooter, sobrang dami. Ito, baka trip nyo, Raider, pogi di ba? Ito naman guys, tingnan nyo, inalikabok na. Kaya sobrang baba na ng benta nila dito, syempre baka sira na yan. Ito, tingnan yung kulay. Black, blue, white.
orange yung gilid niyan eh. Tapos may black uli eh, no. Halo-halo na. Ito, dito sa gitna. Hanggang doon pa yan sa may... At hanggang dito lang tayo mga kabengking for this vlog. Sana nakatulong sa inyo to sa mga naghahanap ng second hand motorcycle. At salamat sa 4,000 ng mga subscribers ko. At kung hindi ka pa isa sa mga kabengking ko, please click po na ang subscribe button na yan. At ganoon din ang notification bell button. At sa ganoon, wala kang malagpasan na bawat video ko. At bye-bye!